23 after 9 o'clock. Nalala ko tuloy 23, no? Number ni Michael Jordan. No, may era, mga kaibigan, na ano, no, na puro, di ba, may era na pag sinabing 23, talagang kilala ng lahat na Michael Jordan. Napanood ko kasi kanina, the basketball yata sa laro ng, para commercial yata yan, NU, ano, tsaka niyang FEU, all one na, naku, ang next game sa Wednesday. Nakapanood sana, catch. Oo, NU, tsaka FEU. At yun na, basta magandang laro, okay lang yan. It's for the game. Eh, masarap pa rin pag mananalo yung team mo, mga kaibigan. Hello po sa lahat ng mga tao na kaandabay sa atin wherever you are in the metro or wherever you are in the archipelago. Hello po sa inyo lahat. You can follow me, you can like my page, you can do whatever you want, just don't hack my page. Ang aking social accounts will be under one name. It's at Papa Jack on TLC 907. It's at Papa Jack on TLC. At Papa Jack on TLC 907, mga kaibigan. Twitter, Facebook, Instagram, and Tumblr. Ay, galing. Hello po sa mga taong tonight ay magiging kabahagi ng ating palatuntunan. Maligayang pakikinig po sa mga nilalang mga kaibigan na tonight will be calling, I'll be trying to call the show. Hello po sa inyo lahat. Kamusta naman? Hello po sa mga tao nag-abang ng Blood Moon kanina tapos tinagusan, no? Hindi ko manakit ang Blood Moon, may Blood naman. Tuwing kailan ba yung ano? Yung pangyayaring yan? Hindi ko alam, ano? Alamin natin mamaya. Ano? Si Kuya Kim nga kanina, I was watching the report sa ABS-CBN. Nung time na nagre-report siya, natakpan ng clouds yung ano? Yung moon. Oh, buti na lang may coverage po ng ang NASA. Ano, you can actually see the moon kanina through NASA's footage. Ano? Hello po. Sa mga hindi po nakakalam na pinagdakdak ko dito, yung buwan po kanina, maybe an hour or two ago, 7:30, ay kulay medyo reddish. Ano, blood moon ang tawag. Kasi yung linya ng ano ng the sun, the earth and the moon nasa isang linya, nasa gitna yung earth, di ba? So yung liwanag, mga kaibigan, especially yung pinakamatindi, yung pinakamaliwanag na part, sinasalo ng earth, ang lumalagpas lang papunta sa moon yung kulay pula kasi naharangan ng earth. So pag tama sa buwan, kulay red na siya. Parang sinampal ka ng girlfriend mo, pag tama sa mukha mo ng palad, kulay red na siya. Nanggigiling. Sinapakpak. Ay, nako. Hello po, good evening, mga kaibigan. Sa lahat ng mga taong tonight, we'll be calling the show from outside Metro Manila. It's 832-6171 if you're inside Metro Manila or within Metro Manila. Sa mga nasa labas po ng Manila, and it's 1-800-10-100-5683. It's 1-800-10-100-5683, mga kaibigan. Sa darating pong Sabado, kami po ni Chico Loco ay nandiyan po sa Nueva Ecija. Alright, oo. Oh, we'll be joining the ACS, mga kaibigan, na Pride Kabisyo Hayay Panalo Promo sa Sabado, October 11, dyan po sa may Barangay MS Garcia, Cabanatuan, Nueva Ecija. Alright, invited kayo manalo ng napakaraming cash prize. Ayan, sa Pride Kabisyo Hayay Panalo Promo sa Sabado, October 11, 2014, mag-ipon lang ng Pride Detergent, Shield Bath Soap, at Unique Toothpaste na proof of purchase para makasali sa bingo, video, kissing along, raffle draws, at iba't ibang games. Huwag kalimutan sa Sabado, October 11, 2014, Barangay MS Garcia, Cabanatuan, Nueva Ecija. Galing? Galing, yes. Wala akong kabakil-bakil. Yes, may karir pa ako bukas. Para makasali sa Pride Bingo Games at sing-along, magdala lamang ng mga sumusunod for Pride. 3 pieces of Pride 40 grams, 1 bingo card. 6 pieces of Pride 40 grams, 2 bingo cards. Muntik na sumabit doon na. Shield Bath Soap, 1 piece Shield 60 gram pack is 1 bingo card. 1 piece Shield 120 gram pack is 2 bingo cards. And Unique Toothpaste, 6 pieces Unique Toothpaste 10 ml sachet is 1 bingo card. And 1 piece of Unique 50 ml is 2 bingo cards. Per DOH FDA permit number 727-0 Series of 2014. Ang galing. Ano ba yan? Ako mismo kinikilig. Hay nako.
Kapamilya si Papa Jack. Hindi, eh. Kapatid, kapamilya, kapuso, di ba? Lahat naman ang pinapanood ko, eh. Ay, naka. Eh, nagkataon lang yung nakita ko kanina. Papa Jack. Ang dabi to? Present. Hmm? Si Chrishell pala to. Alright, mga kaibigan. We are going full on tonight. You can call my number. Kagabi para nagwawala ako, no? Ngayon kaya magwala na naman ako. Kamusta ka pala maghapon ninyo? I went to a school, a university kanina. Diyan po sa may De La Salle. Tama ba ako DLSU, STC? Ibig sabihin ng STC? Santa Rosa? Hindi naman. STC nga eh. Well, I'll find out later. Kasi, mga kaibigan, sorry, Anna, but it's my first time to hear that there's a La Salle when you exit Santa Rosa, exit sa SLEX, ano? Kanina, I was there and I joined the class. Maraming salamat po sa invitation. I'd like to greet and say hello to a student named Lorraine. Thank you for saying that the show's name is Tender Love and Care. Ay, maligayang makikinig po sa inyo lahat, ha. Hello nga pala kay Renzo. Ayan, ha. Active ka rin, ha. Sa akin discussion doon. Ay, nako. Alright. First caller, si Evelyn ng Bulacan, 20 anyos. Hello? Hello po. Ate, yung radyo. Patayin po. Patay daw, patay. Hello po. Hindi ba sinabi sa'yo kanina off-air? Sinabi po. Matigas lang. Kasama ko lang po yun. Mm-hmm. Pakipatay na po. Meron pa po eh. Wala na po, Papa Jack. O, yung ref naman. Pakipatay. Ate, naka-loudspeaker, naka-headset, naka-earphone. Naka-ano po? Landline. Pwede bang lakasan mo yung voice mo? Landline po. Ayan. O, huwag ka sumigaw! Nagagalit ka. Inaayos ko lang yung linya eh. Hindi po. Okay, hindi naman pala. Evelyn, 20 anos sa Bulacan. Saan ang parte ng Bulacan? Santa Maria po. Santa Maria. Wow. Saan ka dyan? Mini stop? Hindi po. Sa ano po ako? Sa Pulumbuhangin. Pulumbuhangin? Saan yun? Papunta pong North Sagaray. Ay, sa kabilang part. Oo. Kasi nagpupunta ako dyan. Nandiyan ako nung Thursday. Nandiyan ako. Mm. Pero iniwasan kita. Anong ginagawa sa... Nakapagado po palang tumawag dito, Papa Jack. Hindi mo takakainin dito eh. Anong ginagawa sa buhay ni Evelyn? Ano lang po, namamasukan po. Namamasukan, okay. Ano ang iyong toka pagdating sa bahay? Alaga po ng bata. Alaga ng bata. Opo. Yaya ka? Yaya po. Ilan taon inaalagaan mo? 6 po. 6 years old? 6 na mayaya pa? Mayaman. Solong anak yan? Hindi po. Ano po siya, pangalawa? Pangalawa. O siya, sige. Alright, Evelyn. Po. Napatawag ka tonight para anong gagawin natin? Ano po kasi eh. May ka-live-in po kasi ako. Mm. Tapos po eh... Ano na po kami? Bali, 2 years na po kami. Ayos naman po sa kanila, kaso minsan po kasi siya yung walang trabaho, tapos po ako yung may trabaho po. Gaano katagal na kayo nagli-live-in? Ano po, 2 years na po mahigit. 2 years na, may anak na kayo? Wala pa po. Bakit nyo na siya mag-live-in? Wala po. Kasi siyempre, nag-decide kayo na mamuhay na magkasama na sa isang bubong, di ba? Gusto kong malaman, ano yung turning point? Ano yung nangyari sa araw na pinili niyo mag-live-in na kayo? Wala naman po. Wala lang. Parang... Si 18 ka pa lang nun eh. Di ba? Opo. Ay, hindi ka stay-in sa ama mo? Hindi po, stay-in po ako. Eh, saan yung ka-live-in mo? Andun din po sa Bulacan. Bale po, bumalik lang po ako dito. Kasi po... Yung trabaho niya po, hindi po as in, pang matagalan. Ano? Contraction lang po kasi siya. Construction. Apo. Kasi pag contraction, yung mga nganak yun. Yun nga po. Tapos sabi ko, kasi po minsan pinag-aawayan po namin yung sabi ko po, gusto ko nang magbukod. Gusto ko naman po yung maranasan na kaming dalawa. Kasi po, Papa Jack, parang
pag may pera kami, hindi po kami makapag-budget. Siyempre po, hindi naman po pwedeng kami lang yung gagastos. Kailangan po, sama din po yung magulang niya. Ay, doon kayo sa bahay nila nakatira? Opo, sa bahay po nila. Pag po siya nagsasabi sa akin na ano po, bibigyan niya ng ganito po yung mama niya. O kaya po kahit di po siya sa akin magsabi, okay lang po sa akin. Pero po kasi pag ako po yung nagsasabi sa kanya na magbibigay po ko dun sa magulang ko, magpapadala po ako, parang ambigat-bigat po kasi sa kanya. Yun po yung talagang pinag-aawayan namin. Ano po, Papa Jack? Ay, andito ako, Iha. Nandito ako, kumakain ako ng peachy flan. Yun nga po, Papa Jack. Tapos eh, minsan po, pag nag-aaway po kami, ang lagi pong point niya, maghiwalay po kami. Para po na... Ano ang sabi ng magulang mo sa ano, sa pakikipag-live-in mo na? Gusto ko lang din malaman. Ano po, nung una po, hindi po okay sa kanila. Pero po natanggap naman po nila, aso po, ang ano po nila, parang lagi po nilang sinasabi, parang ayaw po nila dun sa kalibin ko. Bakit daw? Eh kasi daw po, yung ugali po nung kalibin ko, parang naging ugali ko na po. Nahawa ka na? Opo. Nahawa ka na o nahawa siya sa'yo? Ha? Nahawa po ako. Ano ba ugali niya na hindi mo gusto? Ayoko lang po sa kanya kasi, Papa Jack. Kapag po gusto niya po yung pag po nasa labas kami, ayaw niya po yung konting pagkakamali. Gusto niya po parang perfecto lahat. Tapos po pag nasa bahay po, ayaw niya yung pag po halimbawa may nasagi po ako agad, magsasabihan niya po agad ako na bobo, tanga, garapal, ganun po. Ha? Agad-agad may ganon? Opo. Ang harsh naman! Anong ginagawa pag ginaganon ka? Wala po. Naiiyak na lang po. Kaya po pinagsasabihan ako nung mama niya po na hiwalayan ko na siya, na iwanan ko na po pag ganon daw po yung ugali nung anak niya. Tsaka po, as hindi din po kasi siya marunong makisama sa pamilya ko po. Sa paanong paraan? Ano po, halimbawa po, kapag may kailangan po yung pamilya ko po, ano, lagi po siyang humihindi. Pero po, sabi niya po sa akin lagi na kapag daw po ba kami nangailangan, darating daw po ba yung magulang ko. Sabi ko po, kasi magulang ko yun eh. Hindi na, matanong ko lang, ilan kayo magkakapatid? 5 po. Pangilan ka? Pang-4 po. Malapit ka lang sa bunso, no? Tama ba? Ilan taon yung panganay nyo? Ay, ano po, Papa Jack, pangalawa pala. Nakantok, wag baboy, oo. Ano ba kayo? Unang pinanganak yung bunso, gano'n, patras? Ilan taon yung panganay? Ano po, 21. 21, okay, sige. Ganito, ano, Evelyn? Oo? Hindi ko alam kung sakto yung sasabihin ko sa'yo. Kasi ang totoo niyan, yung problema pinagdadaanan nyo ay typical na problema ng mag-asawa, ano? Opo. Hindi ko ayaw kong sabihin sa'yo na, ay, kayo lang may ganyan problema. Kasi problema talaga yan ng siguro napagdaanan niyang ng 90% na naging mag-asawa. Ano? Hindi yan. Isang bagay na kakaiba. At malaking factor dyan kasi, nung time na kayo ay nung time na ginagampanan niyo ng dalawa yung obligasyon ng ano, ng ikaw may bahay at siya ay padre ng pamilya, eh dapat nasa kanto pa kayong tumatambay. Kaya tinatanong kita kanina, ano, ba't ba kayo nagpakasal? Ba't ba kayo nag-live-in? Ano yung turning point? Ano yung nagtulak sa inyo para mag-desisyon na mamuhay na ng magkasama? 'Di ba kasi hindi ka naman buntis, wala naman kayong anak. 'Di ba? Oh, tapos nahihirapan kayong dalawa, tapos nagtitiis ka. Ano meron? Ako naniniwala ako ate na yung magulang mo, 'di ba? Wala na lang magawa, kahit tinanggap na lang nila 'yan. May tanong ako sa iyo. Ano? Masaya ka ba sa buhay na meron ngayon?
Sa totoo, Papa John. Hindi, magsinungaling ka. Siyempre, totoo, gusto ko. Ano ka ba? Ano po, safe. Masaya po, kaso parang ayoko na din po. Evelyn, sabihin mo nga sa akin, kung halimbawa hindi kayo nagsasama, nagli-live-in ngayon, ano kayong ginagawa mo sa buhay? Siguro po, nagpatuloy sa pag-aaral. Pag ba nag-iwalay kayo, makakapagpatuloy ka? Opo. Oh, ba't di mo gawin? Hindi nyo naman kailangan mag-iwalay, hindi na kayo mag-jowa eh. Siguro tigilan nyo muna yung, ano, yung pagsasama, pagli-live-in. Baka po pwedeng kayo muna ng dalawa, ate, ay mag-iwalay at abutin na mga pangarap na magkahiwalay. Kasi binababagal nyo ang bawat isa ngayon. Naghahatang kayo pababa. Diba? Opo. O, 20 ka pa lang. 18 ka na nag-live-in kayo, diba? Opo. O, tumuntong ka lang sa, ano, sa legal na edad. Dati, kumati ka na kagad. O, padyak naman. Diba? Ano, tama ba ako, Evelyn? Diba? Ganun time na umuo ka para mag-live-in kayo, hindi mo naisip na ganito ang buhay, no? Opo. Kala mo araw-araw langit, no? Kala mo araw-araw pwede kayo mag-ubara ng pandit brief. Sorry ha, pero yan talaga yan eh. Hindi nyo maiwan yung bawat isa kasi mamaya-maya magkalingkisan kayo. Nag-iipuan kayo, na-enjoy nyo yan, di ba? Pero pag dumating yung tanda, pagpasok ng obligasyon, meron ba kayong pang ano? Pang tustos sa lahat ng responsibilidad? Wala. O mag-aaway na kayo. Di ba? Even making love, mga kaibigan, will be taxing, especially when there's obligations left and right. Ito yung mga, sa mga ano, sa mga nakikinig sa ating kabataan, ito isipin nyo ito, ha? Oh. Hindi dahil yaming-yami kayo sa mga ano, jowa ninyo, di ba? Yami lagi ang buhay araw. Hindi po ganyan yan, ha? Oh. Tama ba, Evelyn? Opo. I'm sure, ate, nung umpisa, di ba, nung time na umuo ka, nung naglilipat ka ng gamit mo mula ka, sa inyo hanggang sa bahay nila, excited ka nun, gigising kayo araw-araw, di ba? Malaman, nakatanong ang pakinan. Oh, masarap ba tulog mo? Kamusta ka na? Ganun pa kayo na. Tama, mali? Tama po. Oh, ganun. Pagpasok na obligasyon, oh, anong kangay? Nga nga. Totoo naman ah. This is the reality. Until dumating yung pagkakataon na you can never get out of that unless you try your best to get out. What did you give up, ate, for this? Pag-aaral, kinabukasan, the chance, di ba? Well, tama ba? The chance Opo. For you to have at least a better life, tama? Opo. O, asan na ngayon yun, ate? Wala. Yan ba ay makakamit mo nang nandiyan ka? Hindi po. Exactly the point. I'm not saying, ate, na mag-iwalay na kayo ng tuluyan. Diba? Of course, mahal mo yan eh. Kinagaan mo na yan, tama? Opo. O, pag pinag-iwalay ka, sabihin mo, dami na namin pinagsama. So, dami na namin pinagsama. Hindi naman kailangan mag-iwalay eh. Diba? At least, wag lang kayo bumagal sa buhay. There are things, Evelyn, na hindi mo na pwedeng gawin, diba, kapag ikaw hindi na 20 years old. There are things that you can only do. There are things that you can only, di ba? You can only do and accomplish when you are 20 years old that you can never accomplish when you are 25. And you are 20 years old right now. Naniniwala ka ba? Opo, Papa John. Masabi mo siya na maayos, ate. Kasi ang problema ninyo, ate, normal na problema yan ng magjowa. Normal yan. That's very, very normal. Yung ganyang, ano, yung ganyang problema, ate. Napaka-normal niyan. Sorry ate, layo ng ano ko ha. Ang layo ng sagot ko sa issue mo ate. Okay lang po Papa John. Pero nasama loob mo. Kasi nasama loob mo kasi may kinikita ka. Pag hindi pag nag-aasos yung party na kinikita mo para sa nanay niya, mag-iselos ka kasi nanay mo hindi mo nabigyan, tama? Opo, ganun po Papa John. Normal yun, nandun ka sa bahay ng nanay niya eh. Kailangan ka mag-abot ka. Opo, Papa John. Ano ko naman po yun? Ang akin naman po kasi, pag po, syempre po, kailangan din po, pag nangingi po yung magulang ko, magbibigay din po. Kailangan po. Tama yun ate, tama yun, di ba? Oo.
But that's unnecessary, ate, kapag ikaw ay umiwalay muna ng tirahan. Opo, Papa John. Diba? May ka muna sa inyo. Mag-aaral ka mabuti. Magtapos ka kahit vocational lang eh. At least, diba? Opo. If you don't get out, if you do not get out now, Evelyn, po, you'll be there forever. Hindi natin minamaliit yung hanap buhay mo, marangal yan, okay? Hindi ko minamaliit yan, ha? Opo. I'm not saying na mali ang ginagawa mo. Pero who knows? Who knows, ate? Baka meron pa palang pwedeng gawin. Baka meron pa pwedeng abutin. Tama, mali? Tama po. So, abutin mo. Okay? Okay po. Hindi kailangan mag-iwalay, ha? Hindi kailangan mag-iwalay. Okay, malapit na. Pag-ipunan mo yung ano, yung susunod na ano na school year, malapit na. Opo, Papa Jack. Kung nakanta ba jowa mo, sasabihin. Ano po? Ano? Ano nga? Ano natin? Siguro. Huwag na siguro, totoo na tayo dito, ano ba? dapat muna kami maghiwalay. Di naman yung hiwalay talaga. Siguro, ay, ano, doon muna ako sa magulang ko para magpapatuloy ko yung pag-aaral ko para may future naman kami. Kung talagang kami talaga, yan na naman yung linyang ayoko. Kung talagang tayo, ano kahulugan ng linyang yan? Hindi ko talaga mag-gets ko anong meaning ng linyang yan. Kung kayo, okay? Ano ibig sabihin niya? Can somebody tell me ano po ang sense ng linyang kung kayo? Anong katangahan po ito, ha? Wala pong meaning yan. Tigilan niya. Malaking chos yan, chos. Sige na, sabah. Paliwanag mo lang sa kanya, Evelyn, na hindi naman natin kailangan ano, magtapusin yung relasyon natin, di ba? Siguro kailangan natin tignan yung ating pagkasama sa ibang angle. Baka may pwede tayong marating, may iba tayong pwedeng gawin sa buhay. Baka meron tayong ibang pwedeng pagkaabalahan, di ba? Na balang araw, pag magkatuloyan na tayo, finally talagang magiging mag-asawa na kayo, Evelyn, at least you will have a better life. Opo, Papa John. Diba, you will have a better life together. Alright, I'm so sorry. Thank you. Maging Hagrid na naman ako. O, sige na. Okay, ano pangalan, jawa mo? Pwede po ang tawagan na lang. Hindi. Walang ganun-ganun dito. Pangalan. First name, Lahul. Pamili ka. First name, what's number? Loko ka. Ano? Ano po, Dante. Dante. Barona. Mumiyak yung alaga mo. Ano po? Dante. Bakit? Ikaw ba ang nagtago ng Dragon Balls? Papa, Diyos mo, nagpapatawa kasi. Lambingan mo naman, te. Yung lambing na meron ka nung nag-uumpisa kayo magsama yung first one week. Di ba nung gabi-gabi pa kayo nag-chichenes? After nun, pagod na lang, tulog na lang. Huwag ka nga makulit! Tama, mali! Tagali mo kayo mo dyan, antok na ako! Ganon, ano? Tama ba ako, Evelyn? Opo. Kasi kayo, kakati nyo! Uray, tayo amin namin! Uray, tamanong! Dabang, katakal, tikwani. Okay, natuloy mo na. Dante, alam mo namang mahal na mahal kita. Alam ko yun, tol. Kailangan na lang siguro muna natin maghiwalay. Yung maabot ko lahat ng bunga ng kaimito. Lahat ng gusto ko. Yan, naman. Kasi sa totoo lang, gusto kong mag-aral. Gusto kong matapos yung bakit buka. Iniram ko deadline na. Gusto kong maabot yung pangarap ko para
pag nagsama na tayo, hindi na tayo mahihirapan. Ikaw, mag-aral ka na lang siguro ulit. Yan lang, Papa Diyos. Yun lang? Opo. Ayaw mong dagdagan? Tama na po yun. Okay! Salamat po, Papa Jack. Evelyn! Po. Ayun, ate. Ito, naapurahin mo sana sa lalang madaling panahon. Kasi, ate, kaya itong payo ko sa'yo, hindi ka buntis eh. Wala kayong opo anak, di ba? Opo. Pag nabuntis ka niya natin, everything will change. Tandaan mo, that's the nail in the coffin. Di ba? Yan na yun. That's the turning point of everything. Yung mga gusto mong gawin at abutin ngayon at sinasabi mo dito, period. Ba, pagpapaliwan mo ulit yan. Swerte nila kung magawa mo pa yan. Opo, Papa Jack. Alright? Opo. Hmm. Salamat po. Sige, tol. Sige po. Brad, thank you, Brad. Bye-bye. Oh, ouch. Binagsak ka na akong telepono, Brad. Ano kayang nangyayari? Isa na naman ang dumadanginig na usapan ng mga ganyan, mga utol. May mga pinanam sa'yo kung trabito sa pelikula. Parating na mga pulis galing sa bayan. Tayo ay magtatago na naman sa gitna ng kagubatan. Hindi tayo papasukob sa kanila. Dali na mga lagang hayop, mga kabayo. Ilipat tayo ng kampo. Kaya mga unang pelikula, ganun, no? Tapos yung bida, no? Nakakabulit siya sundalo. Tipong ano pa yan, diba? Fernando po, daki. Isang dala niya espada. Panday. Talaga bang dito sila nang galing? Ganun, gusto ko yan. Ano ang favorite kong ano? Pili ko lang daking. Yung ano, kay Judy Ann. Yung sumbungit sa tatay ko. Gusto ko yun. Pero may mga anak na pagsumbong sa tatay, pinapalo ng tatay, no? Tay, sinuntok pa ako sa kanto. Ha, ikaw, puro problema ang dalawang paki. Yung anak pa pinalo. Hindi na lang sumbong. Bakit kaya pa sa tay, wala tayo, naupog lang po ako, pero sinapak pala sa kanto. Kasi kapag sumbong siya, may dagdag siyang palo. O nga. Ay, nako. Wala na yung Blood Moon. Ano ba yan? O, wala na si Mr. Moon. Normal na siya ulit. And Mr. Moon, he came by to say goodnight to you. Ay, nako, mga kaibigan. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. I'd like to greet you, a few people here before we move on. Pabati naman kami yan sa Papa Jack. Yan. Sa Papa Jack Store. May Papa Jack Store? Dapat singiling ko to ng tong, ah. Edison Martires, ayan. Loren, Arlien, Kuya Ray, at Lizelle, Bam Bam, Sandra. Maligayang pakinig po. Bam Bam pala, ha? Hello nga pala to Mama Bell and Papa Sese. And dito Eric Eman, lagi naka-tune in. And all my friends sa America. Social. Sa America, maraming Amerikano. Ay, bansa nila yun. Ayaw mo sila doon. From Princess Bremerton. Ng Washington State. Yan. Happy birthday dang Kabigas. Yan. From Phil Marie's Bakery, Vina. Uy, talaga? Andito sila kanina? Ang nag-text lang si Vina Comia na nagpapabati kanina. Hello po. Happy birthday dang Kabigas. Oh, nabasa ko yung text niya kanina. Pinadala rin sa amin. Hello po. Happy birthday ha sa'yo, dang Kabigas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ang handa mo, poro. Anong poro? Puro hopia na naman. Oh. Blue Magic, Samoa, Nen, tsaka Nietzsche from Ma'am Ellen. Hello daw. Ayan. Hello din po sa mga gas stations daw. Petron, Shell, basta lahat. Ha. Total, along S-Lex. Ha, na tinatambayan ni Ma'am Ellen. Ay, hindi pala niya tinatambayan. Binibili niya ng kape. Minsan nga, ma'am, ano, bigyan mo ako ng kape. Ngayon, kape.
Ingat-ingat po sa pagda-drive. Princess Rian, Joson, and Joson family. Alvin, Lakap, Mirna Lakap, Rysel, and Rysa Lakap. Sana Lakap family na lang, ano, hindi na ina sa isa. Corazon, tsaka Jamie Badanoy. Ang dami naman nito. Mamaya na iba. Mamaya na iba. Ano to? Batian lang? Batian? Ay, nako. Ano yung mga breaking news, mga kaibigan, kanina? I was watching, ano, kanina eh. Kasi kanina, mga kaibigan, pagod na pagod kasi ako kanina. I woke up really early to attend to my son. Oh, hindi po tao, aso. Parang anak yan eh. Di ba? Wala akong, I only have daughters, siklong-kulong. I have a son, dalawa. I have sons, dalawa. May ano, may allergy yung aso namin. Naku! Dinala ko sa, dinala ng misis ko sa doktor, tapos pinadoktor namin, tapos hanggang lumisig na nila. I was like so scared and like, so awang-awa. I don't know how to say that. Basta, I'm so awang-awa. Di ba kasi pag tao yung ano yung nasugatan, kaya magsabi, oh, ouch, 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 takit. Di ba? Pag aso, wala eh. Buti na lang, hindi nakakapagsalta yung aso kasi pag nagsabi siya ng ouch, baka takbuhan ko siya. Imagine mo sabi ng aso, aray, ay, nako. Diyan ka na lang. Ayun. Hello po kay Doc. Eh. Salamat po sa pag-care. Mama Jack, good evening. We are always listening here. Georgia, more power po. Hi to Roca or Rocha family. Hello, how are you guys? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. Sabi ni Celine, no? Nag-umbisa na ulit ang sumasabi kay Papa Jack. Ano ba ito mga to? Sabi dito ni Valerie Kim, may palipaliwanag pa siya. Kung talagang, di ba, kung kayo talaga, kayo, ganito yon Papa Jack. Ah, ayaw pa, teka lang, basahin ko pa. Despite problems and trials or distance, you will always find a way to fall back to love at to love with them. I disagree. Percent of the things that happen to you, of all the things that happen to you, mga kaibigan, is a direct result of your actions. Oh, di ba? Sorry, be responsible. Be responsible, mga kaibigan. At the end of it, maybe you're going to regret, di ba? Na nagpakawala ka ng mga tao na who could be a potential part of your life right now. But it's still a result of your actions. So be responsible. Pag rin naman si Edmar Bong, Henry Patrick, Aspen Cold Storage, Mandaluyong, lagi sila naka-tune in. Hello po sa mga yellow dyan, manigaw. Ang pogi mo, pakis. Hindi pwede. Tsura na ito. You, mother father you. Ay, nako. Ay, binabati natin mga kaibigan, eh. Sa lahat ng mga kaibigan na nagka-problema yung kanila mga kaibigan, ang tanging na-offer ay moral support. Malaking bagay din naman yun, di ba? Pero mga pagkakataon, no, na kahit anong ano, moral support na i-offer mo, hindi kailangan ng kaibigan mo. Kailangan niya financial. Yung ang kaibigan mo, kaya lang sabihin sa'yo, narito ang mga palad ko. Hindi ko kailangan ng palad, cheque. Ganun. Sana may ganong kanta, ano? Narito ang mga cheque ko, handang dumamay kung kailangan mo. Ay, nako. At Papa Jack on TLC 907. Alright? At Papa Jack on TLC 907. I'd like to say hi to all the people driving right now. Nakantabay. Kung kayo hindi pa kumakain, alas 10 na ba? Na 3 more before 10 o'clock. At nag-iisip kayo na masarap kainin ngayon, mga kaibigan. Well, depende sa mood mo, di ba? Depende kung may budget ka, doon ka sa mamahalin.
Meron yung mga pagkakataon, mga kaibigan, na kahit may budget ka at mamahalin, di ba, kahit may budget ka at mamahalin, mga kaibigan, gusto mo pa rin yung mga typical at simple lang at medyo swak sa budget. Ay, di ba? Nga. Gusto mo pa rin swak sa budget? Eh, kung gusto mo ng swak sa budget, eh, damputin mo na, di ba? Oh, yung 10 piso mo dyan at bumili ka na ng Swift. Tuloy nyo na po. Yan yung Swift, Carne Norte. O nga, kasi nga mga kaibigan, oh, malaman po ito. Ah, oh, at hindi masebo. Ah. Ayaw nyo kasi maniwala. 10 piso lang nga mga kaibigan, oh, buwang laman at hindi masebo. Kaya naman, kayang-kaya kang busugin ng Swift Carne Norte Swag Pack, 10 piso lang. Kaya atak mga kaibigan, yung mga gutom sa pag-ibig, tune in lang kayo dito. Yung mga gutom, pili ka ng Swift Carne Norte Swag Pack, 10 piso lang mga kaibigan, oh, buwang laman at hindi masebo. Hello po sa mga kumakain kayo ngayon, mga drive-drive dyan, yung mga tipong, sa kaya pwedeng kumain ngayon? Wala ko makita eh. Ah, sa bahay na lang. Bibindadaan na lang ako ng ano, ng Swift Carne Norte Swag Pack sa ano, sa indahan sa amin. Buong laman, di masebo. Pero bago ako umuwi, dadaan muna ako ng Shell. Yan ang segway ko. Oka, at magpapakarga ako ng Shell Fuel Safe. Ginawa po ito ng mga Shell scientists na merong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara standard fuel mo. Di ba? Oh, huwag mo na pag-isipan ng pagkain mo. Eh, bumili ka na ng ano, ng Swift Carne Norte Swag Pack. Papagas ka ba? Ay naku, hindi naman nag-iisipan yan. Diba, Shell Fuel Safe, mas magtatagal kumpara sa standard fuel mo. Oo nga. Because you are always making the good choice when you fill it up with Shell Fuel Safe. Naks, galing ho. Ay, okay, magandang kanta. Alam ko na. Magano ako, Laura Branigan ako. Power of Love. Yan nagagawa ng pag-ibig, may power ang pag-ibig mga kaibigan. Oh. It will make you forget your priorities in life. Pero pag dumating yung pagkakataon na gising-gising ka at alam mo na na may mga na take for granted ka, you have taken for granted, di ba, priorities na pwede pang balikan at ulitin, well, gumising ka na. Ha? Oh. And I'm playing the song mga kaibigan, Power of Love, sa mga nakaranas ito. Congratulations! The letter is up next.